Yo, what is up mga amigo? Kumusta kayo mga kaibigan? It's nice to be back. Sa mga bago dito sa ating channel at mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Marlon, sikat na motovlogger dito sa aking channel. Medyo matagal-tagal tayo mula nung huli tayo magkita. Maraming salamat amigo, no? Dahil kahit na matagal akong nawala, eh nandyan ka pa rin para suportahan ako. Maraming salamat sa'yo. By the way, sa dulo ng video na to, may sorpresa ako para sa inyo na mga solid na sumusuporta sa akin. Panoorin nyo lang to hanggang dulo. At isa pa mga amigo, no? Kaya natagalan din ako bago makapag-upload. Eh nag-isip-isip ako ng bago nating content. Bigyan ko lang kayo ng konting konteksto tungkol sa mangyayaring content natin mga amigo, no? Actually, nung mga nakalipas na linggo or buwan na yata, mula nang di tayo nagkita-kita, meron akong isang kaibigan na nagsabi sa akin na hindi raw niya ako pinanonood. What? Ang pagkakasabi niya sa akin, amigo, ganito. Pare, huwag kang masasaktan, ha? Hindi ako nanonood ng videos mo. Kasi hindi ka naman iba sa kanila, eh. Hinahanap ko kasi yung pagiging unique mo. Kaya isa rin yan sa naging dahilan kung bakit natagalan ako mag-upload. Hindi ko tinanggap yon bilang bash. Kundi, tinanggap ko yon bilang challenge. Shoutout, Pops Rain. And inisip ko na gusto ko pagbalik ko sa inyo, maging unique tayo sa iba. At habang lumilipas sa mga araw, mga amigo, napapaisip talaga ako, ano nga bang content ang maganda para sa channel natin? And then one time, kumakain ako sa mamihan. Meron ako nakitang isang rider na nagtutulak ng motor niya. And then lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako, Sir, saan ba may malapit na vulcanizing dito sa area dito? Siyempre, dahil hindi ko nga alam, hindi ko siya natulungan. And pumasok na rin sa isip ko, bakit hindi ko gawing content yon? Wag mula nung pumasok sa isip ko yon mga amigo, hindi na ako mapakali. Kasi feeling ko wala pang gumagawa nito eh. Siguro naging blessing in disguise na rin yung tao na yon para makaisip ako ng idea. Bago ko to gawin, nag-search muna ako sa YouTube kung saan may vulcanizing. At ayan ang mga lumabas. Karamihan ng lumabas eh how to at DIY ng pagbubulganize. So mas lalo akong na-hype mga amigo. Totoo, ilang araw akong hindi makatulog ng dahil dun. Sa video na to, samahan nyo akong maghanap ng mga vulcanizing para ma-share natin sa mga kapatid nating motorista na nagkakaroon ng aberya sa daan. Okay ba yun mga amigo? So basically ang gagawin natin, maghahanap tayo ng vulcanizing. Aalamin natin kung anong oras nagbubukas, anong oras nagsasara. Aalamin natin kung anong mga servisyong ino-offer nila. Pang-apat, magkano yung servisyong ino-offer nila. Gagawin nating mas kapakipakinabang ang video na to. Ano sa palagay niyo mga amigo? Bright idea ba? So tara, samahan niyo na ako. Let's go! Ay, teka nga pala. Shoutout ko nga rin muna pala yung aking sponsor. Wow! Ito yung isa pa sa dahilan kung bakit busy ako. Dahil sinusuportahan natin si Mrs. si Commander sa kanyang business. So, ipakita ko na rin sa inyo. Siyempre, si Mrs. ang sponsor natin dito dahil sinusuportahan niya tayo dito sa ating pagmamotovlog. Yan yung sabon na tinitinda ni Mrs. Ang Chabilitas 12-in-1 Soap Ultra Whitening Scrub Soap. Murang-mura lang yan mga amigo, 160 lang yan. And open din siya po distributor nationwide. So kung may katanungan kayo regarding dun sa Prada, pwede siyang i-search dyan sa FB page nila. And yun, tara na! Umpisa na natin to bago pa tayo abuti ng dilim. Let's go! Alright mga amigo, no? So nandito tayo ngayon sa may San Miguel Corporation dito sa MacArthur Highway. Ayan yung Tulyahan River. So dyan nag-umpisa yung MacArthur Highway na sakop ng Valenzuela dyan sa tulay na yan. So babaybayin natin ay itong northbound papunta ng Malanday. So tara, let's go. Tingin saan sila kuya. Tututuro ako eh. Iisa-isahin natin dito yung mga pwede nyong puntahan na vulcanizing in case of emergency. Kung
kung anong oras man kayo abutin, eh, at least may idea kayo dito sa MacArthur na sakop ng Valenzuela City. So madali namang hanapin yung mga vulcanizing na yan dahil meron silang mga nakasign na gulong. Kung mapapansin nyo, karamihan sa mga vulcanizing merong sign na gulong, tapos may nakasulat na vulcanizing, ah, ayun. Ito, pagkakaalam ko, meron dito sa kabila, ayun, sa may taxi. Dito nyo makikita yung unang vulcanizing nakita natin. Teka, paano ko ba i-describe to? Siguro i-search nyo lang Our Lady of Fatima University. Makikita nyo yung isang vulcanizing dito banda. Tatawid tayo dito sa kabila para ma-interview natin sila. Teka, hindi tayo makatawid. Kuya, pwede po bang magtanong? Anong oras po kayo nagbubukas dito? Mga anong oras po? Alas 7. 7? Alas 6 po. Pero yung sarado naman po? 24 hours po ito, kaso nga lang, pag gabi, wala nang gumagawa. Ah. Wala nang gumagawa. Umuuwi na po. Nagka-carwash. Ah, okay. Carwash po rin pala ito. Kasi isa na po ngayon, bahala ko kayo ha. Kasi nag-YouTube po ako. Naghahanap po ako ng mga vulcanizing along MacArthur. And sineshare ko po sa mga kaibigan natin kung saan sila pwedeng makakita ng vulcanizing. Sa mga servisyo naman po, sir, ano po yung klase ng servisyo yung ino-offer nyo po rito? Depende naman po sa customer kung gusto ng pasak. Pag tubeless yung motor nyo, luto, saka German pasak. Tatlong klase po. Ah. Pasak po, parang hindi na pinapaklas sa ano. Apa, apa. Sa apa. Pag gusto naman luluto, sa plancha. Ah, apa, may plancha po kayo, apa. Yung plancha, yung pilog natin, hindi nilinigit lang. Ah, okay. Sa price naman po, magkano po yung nagpa-price range po kayo? Magkano po nga? Sa pasak namin, sila namin, 60 lang po. Tapos sa, pag malaki yan, 100. 100 po. Ah, okay. Sige po, salamat po, sir. Salamat po. Salamat po. 6 to 7 a.m. nagbubukas na sila dito. 24 hours naman daw, kaya lang, hanggang 7 lang daw yung gumagawa ng gulong. Ganong oras man kayo abutin banda rito, ito, makikita nyo pa sila rito nakabukas. So tara, hanap pa tayo ng iba pa. Kailangan pala sa trip ko na to, mga amigo. Matang agila tayo rito dahil baka may malagpasan tayo. Actually, nahihiya ako eh. Nahihiya ako mang abala eh. Dahil syempre may ginagawa yung mga kaibigan nating nagbubulganize eh. Pero yun nga, katulad ng sabi ko sa inyo, gusto kong ma-share sa ating lahat yung purpose ng video na to, kung bakit natin to ginawa. Wow! Gusto ko sana mismo sa kanila manggaling kung anong oras sila bubukas, magkano yung services na ino-offer nila rito. Ito, Dambana, ng Fatima. Nagpas na tayo rito. Meron ba rito banda? Alright, ito, meron. May itatanong lang po ako, hindi po ako magpapa-vulcanize. Malang, apa. Sir, okay lang po ba? Mahabala ko kayo konti. May tatanong lang po ako saglit. Anong oras po kayo nagbubukas dito, sir? Sa umaga, alas 7 po. Tapos yung sarado nyo naman po? Alas 5. Ah, so magsasara na po kayo. Ah, okay. Tapos yung services nyo po, ano pong mga sineservisyo nyo? Apa. Ah, apa. Magkano po nagpa-price range po yung ano nyo? Si kuya po ang nakakalam. Okay lang po ba? Matanong si sir. Sir, gusto ko lang po sanang maitanong kung magkano po pag nagpapabulganize po. Hindi nila namin yan. 300 po. Isang butas po yan. Okay. Sige po. Ngayon, kung halimbawa po maging dalawa, add na lang po sila. Magdadagdag. magdadagdag na lang po. Okay po. Ah, hindi po. Maraming salamat po, kuya. Kuya, maraming salamat po. So, dito naman, mga amigo, hanggang alas 5 lang sila. Tapos, yung price range nila, nagkakalaga ng 300. Palagay ko yun, auto-supply lang yun eh. Ginawa lang din nilang vulcanizing para na rin may iba silang business, kumbaga. Ito, banda rito, sa may Galaxy gasoline station, meron din pang isa pang vulcanizing. Tapat to ng Rusi, yan.
Parking lang ako dito sa may hindi nakakaabala. So tara, tanong natin. Kuya, good afternoon po. Pwede po bang ano, may tatanong lang po ako. Kuya, pwede po bang maitanong kung anong oras po kayo nag-uumpisa? Nag-ooperate po. Kasi yung may carpet pa kasi dito. Apo. Maga. Kasi dahil may carpet pa, maga kami po to. Alas 5 po talaga. Alas 5 po. Hanggang alas 8 po ng gabi. Ah, okay po. Ano po yung ino-offer niyong servisyo rito, sir? Po, nagma-manual din po kayo or automatic? Pwede rin manual. Dalawa po. Kasi mga ganito yung mga sasakyan niya, mga mahal na mga Maxxell. Opo, kailangan po sa automatic. Ganito. Ah. Automatic. Tapos ano po yun? Patches, pasak? Ang pasak kasi nakakasira lang dito. Opo. Mas recommended niyo po yung patches po, mga ganun. Lahat ng gulong natin ngayon, lahat is still belted. Bibigyan nyo ng nylon. Ito ng nylon, tumatagal na ilan. 20 taon, pinaririkap ko. Paano kikita ang paggawa ng gulong kung hindi sila gagawin ng belted? Opo, opo. Kaya pagka niluto yan, luluto, mauoblo ang gulong. Sa presyo naman po, kuya? Nag-umpisa po kayo sa presyong magkano po? Sa malaki. Sa pagkagano ito, sa package? Ayun. Sa drive. 250 ang isa. Opo, sa 250 po. Kasama ng lebo. Opo. Kasi kinapit niya, kasama ng lebo. Hindi na naman yung pagkapit, hindi na kayaran nila. Paano namin inalagay yung kotse nila? Pag ginakan nila, bumagsak yung mabayaran mo. Iba pa po yan dun sa niluluto po. Yung nga yung nakakasigaran ng gulong. Ah, yun po yung ano? Patch credit lang to, cold patch ko na. Ah, okay. Cold sa laki yung mga kaya. Ganito ka laki yung 200. Ah, sa ganyan naman po, 200. Pero lahat ng taxi, discount yun. Pero butas kasi yung tubeless eh. Ah. Ito sir, maraming salamat po sa pag-accommodate. Pasensya na po kasi abala. Bigyan ko po kayo ng sticker ko po. Ayan po. Pag gusto nyo po mapanood po yung vlog ko, ayan po. Search nyo po sa YouTube po. Salamat po. God bless po. Ah, ang daming sinara sa atin ni Kuya. Nakakatawa. Shoutout po Kuya. Maraming salamat po. Katulad nga sabi nga ni Kuya, pag nag-servisyo mga vulcanizing, hindi lang naman yung patsyang binayaran mo eh, kundi yung servisyo kung paano nila iningatan yung gamit mo. Okay, so guys, nandito na tayo banda sa may SM Valenzuela. Traffic na. Paglagpas natin ng SM Val, alam ko dito banda meron eh. Ito dito. Sir, good afternoon po. Magtatalong lang po sana ako kung anong oras po kayo nag-uumpisa yung magbukas dito, sir. Nang umaga po. Yung sarado nyo naman po. Opo, nagbablog po ako, naka-record po. Mga servisyong ino-offer nyo po rito, sir? Manual lang. Manual. Nagma-manual lang po kayo. Sa price naman po, mga magkano po nagpa-price range, sir? Mag-organize po, 50 po. Maraming salamat po, kuya. God bless po. Makikita nyo siya, si Sir Robert, dito sa May Cuevas Bread. And ito, Slit Lumber Hardware Supply. Ito, nandito lang siya sa gilid niyan. Bigyan natin sticker si Kuya Robert. Konti lang pala dala kong sticker. Kuya, thank you po. Ito po, kung sakaling gusto niyo po mapanood yung vlog ko. Ayan po yung pangalan ng YouTube channel ko po. Maraming salamat po. Dapat pala marami tayong sticker. Hindi ko nadala yung mga sticker na nandun sa bahay. Okay, dito na tayo sa may intersection ng Karuatan. Wala tayong masyado pang nakikita ulit. Traffic. Ang pangit ng biyahe natin. Dito na tayo sa may South Supermarket. Tapat ng Valenzuela Town Center. At ng Valenzuela People's Park. Wala dito banda. Tayo sa may tapat ng may City Hall. Ito, may mga vulcanizing dito. Ito, sakto. Dito tayo. Boss, kagandang hapon. May tatanong lang po ako tungkol sa vulcanizing po. Anong oras po kayo nag-uumpisang mag-operate dito, sir? 24 hours. Ah, 24 hours po kayo dito. Yun, ayos. Sa servisyo nyo po, manual po ba or automatic? Dalawang klase. May manual kami. Mayroong automatic. Ah, may makina po kayo. Ayun, ayos po. Sa mga Max, mga Kotse, motor. Opo, yung iba po kasi, maselan sa ano po, ano po. Mayroong maywasan talaga sila magsilang, parang kada nila. Opo. Sa mga presyo po, magkano po nagpa-price range yung servisyo nyo po rito? $150 po, pag kotse. Ang motor po? $70 po, pag interior. Pag-interior naman sa motor, $80. Depende sa klase ng vulcanizer. Pasak, $80. Pag pasak, $80 po. Pag sa amin, $100.
patches po, 100. Yun, maraming salamat kuya. Yun lang naman. Sineshare ko lang sa mga manonood ko. Ako po. Ito po, kung gusto niyo pong mapanood yung mga vlog ko. Eh po, yung channel ko po. Maraming salamat po kuya. God bless po. Pa. Ito po. Ayun. Iba-iba rin talaga ang presyo nila. Ito, may isa pa rito. Vulcanizing din to. Tara, tanungin din natin. Gandang hapon po. Pwede po bang makakabala saglit? May konting katanungan lang po tungkol sa vulcanizing po. Anong oras po ba kayo nag-umpisang mag-operate dito, sir? Alas 5 po ng umaga. Yung hanggang anong oras naman po? Alas 8 po ng gabi. Sa servisyo naman po, kuya, ano pong mga klaseng servisyo yung ino-offer nyo rito? Halos lahat po. Ah, yung halimbata, pupunta po rito, tapos pupuntahan nyo po ron kung saan sila inabot. Ah, ayos ah. Magkano po nagpa-price range yung mga servisyo nyo po? Sa kotse po, 100. Luto po yun. Patch po. Ah, mas okay po sa kanila yung patch. Oo, oh, iba-iba po yung init po eh. Ano po? Pag naman po sa mga motor, sir, mga magkano po yung inaabot? Sa interior, 60. Sa interior po, 60. Patch po, 80 sa mga motor. Salamat po, kuya. Pasensya lang po kayo sa abala. Ano po? Sige po, maraming salamat po, kuya. Salamat po. Yun lang, dapat pala talaga, kanina ko pa inumpisahan tanghali. Inaabot na tayo ng traffic banda rito, mga amigo. Timing lang ako guys ng tempo. Dapat pala inumpisahan ko to kaninang medyo maliwaliwanag pa talaga. Actually kasi kanina, hindi ko alam kung uumpisahan ko ba to. Ano? Ito, meron pa ditong vulcanizing. Sino kayang tao rito? Ito, nasa may tapat siya ng, halos katapat ng JM Mirasol. Tsaka itong Calda Pizza. Kuya, good afternoon. Tatanong ko lang po kung anong oras po kayo nag-ooperate dito po. 7 to 7 po. Pero dati po, ah, dati nagto 24 hours po kayo. Ah, po, dahil may curfew na nga po eh, ano po? Ano po yung ino-offer yung service dito? Update ako, patches, pasak, may luto din ako. Minsan yung mga tama ng gulong, kinakain ng patches. Apo, kailangan lutuin po, no? Ano po? Tapos may gamit po kayo, automatic po. Pwede rin po kayo mag-manual. Depende po sa, ano? Apo, apo. Sa automatic po. Ako po. Bali sa price range naman po sir, magkano po nagpa-price range sir? Yung servisyo nyo po? Pagka-sandag ko mga motor, pagka-chubless, pagka-luto, at hindi lang ulit sa taas. Maraming trabaho yung papakasin pa yan. Ako po. Pagka-pasak lang, 60. 60 pesos po pagpasak. Pagluto, 100 po. Eh pag halimbawa po, mga kotse, mga ano? Ako po, mga 120, 150 yan. 120, 150 po. So, yun lang naman po, kuya. Bali, salamat po, kuya. God bless po. Salamat po. Nandito na tayo sa may Pure Gold Valenzuela. Or, yung iba tawag dito, Pure Gold Dalandanan. Dito banda wala. Medyo malayo-layo dun sa ano, Pure Gold Valenzuela. Wala ba o nasaraduhan na ako? Yun. Tire shop eh. Wala. Wala banda dito ah. Dito tayo banda sa may Toyota Valenzuela. Ito may bike shop tsaka car wash.
Aba, malayo ah. Malayo-layo yung pagitan mula dun sa huli nating inintuan ah. Alright mga amigo, nandito na tayo sa Wilcon Depot sa may dalandanan. Ang sinuyod lang din natin ay yung main road. So, dun sa mga nakakaalam ng vulcanizing shop malapit dito na medyo banda sa looban, comment nyo na lang doon sa comment section para makatulong din tayo sa iba nating mga kasamang motorista. Nandito na tayo sa may Meralco, Valenzuela. Bandang Malanday na to. Pero wala, wala tayong mga champuan. Siguro meron dito mga vulcanizing malapit pero mga bandang looban na. Wala pa rin. Yun, meron sa kabila. Malapit sa Green Oil. Tawirin natin sila. Tay, magandang hapon na. Pwede ho bang makaabala saglit? Anong oras ho kayo nag-open dito, sir? Alas 7 ng umaga. Yung sarado nyo naman ho. Ah, pero dati ho, 24 hours po kayo. Ah, o nga po, yung nag-curfew na eh. Pero hanggang anong oras alam po kayo? Alas 7, alas 6 ng gabi. Ano mga service nyong ino-offer? Patches, pasak, luto, lahat o. Mga magkano naman po yung price range nyo po? Pag sa motor po. Ah, pagpasak po, 60 pesos po. Pag-patch naman po. Ah. Ah, parehas lang din po halos. Ah, okay. Sige, maraming salamat po kuya. God bless po. Ay, nako, ginabi na tayo mga amigo. Alright, so tingin ko yun na yung last na vulcanizing dahil to, hanggang dito na lang yung boundary ng Valenzuela at ng Meycauayan, Bulacan. Ayan, yung makikita nyong signage na yan, yan yung pinaka boundary nila. Pag lumagpas tayo dyan sa tulay na yan, Meycauayan, Bulacan na yan. So tara, balik na tayo ron. Nakailan ba tayo? Nabilang nyo ba mga amigo? Balik na tayo para sa outro natin. Wala na talaga. Kahit bumalik tayo rito, wala na. Yun, may isa pa yata ron. Nalagpasan natin. Ito, dito banda. Kuya? Open pa po kayo? Pwede ko po ba kayong matanong kahit konti lang? Anong oras po ba kayo nag-uumpisa na magbukas dito, sir? Alas 6 po. Hanggang anong oras po? Alas 10 ng gabi po. Ano pong ino-offer niyong servisyo, sir? Luto tsaka tusok lang po. Wala po kayong patch. Mga magkano po nagpa-price range po yung servisyo niyo po? 70 po. Tusok lang po yan, apo. Yung palit ng interior, 50-60. Hindi po kayo nagluluto ng tubeless? Nagluluto din, kaya lang minsan, ano rin ako, sumasablay. Kumbaga, ang suggest nyo po sa inyo dito, pasak po. Oo. Okay, yun, maraming salamat po kuya. God bless po. Pag gusto nyo po mapanood ako, may sticker po ako. Yan, sa YouTube po. Yan po yung pangalan ko. Apo. Maraming salamat po kuya. God bless po. Baka pauwi na po ako, gabi na rin. Salamat po. Woo!
Grabe yun, mga amigo, ginabi na tayo, kahanap ng vulcanizing shop. Grabe. Buti na lang. Baring ko muna itong aking mga gears. Para tayong naging vulcanizing hunter nito. Asahan nyo mga amigo, itutuloy-tuloy ko itong content na to upang makatulong tayo sa ating mga kapatid na rider, especially sa mga nag-grab, Food Panda, upang di na sila mahirapang humanap ng mga vulcanizing shop kung saang lugar man sila abutin. Wow! Malaking bagay ito para sa ating lahat. Isusunod na natin yung ibang lugar. Uunahin natin yung mga main road kung saan madalas kayong dumadaan. So abangan nyo mga amigo, no, kung saan tayo sunod na mag-iikot para maghanap ng mga vulcanizing, or i-comment nyo dyan sa baba kung may naiisip ba kayong lugar kung saan mas magandang gawin tong content na to para makatulong sa iba nating mga kasamang motorista. Hindi lang nagbomotor, kundi pati mga nakabike at pati mga naka-four wheels. At para naman sa surprise ang sinasabi ko mga amigo, no? Ito ay bilang pasasalamat kahit na medyo natagalan tayo sa pag-upload. Eh nandyan ka pa rin na solid na sumusuporta sa akin, amigo. Dahil malapit na ako mag-birthday mga amigo, meron akong surpresa para sa'yo at sa inyong lahat na mga amigo ko. So sa video natin na to, eh magpapag-giveaway tayo. Unahin muna natin yung consolation prize. Ito yung ipamimigay ko. Tatlong Mack Rider Tracker Cup para sa ating consolation prize. Isusunod natin dito ay itong aking Mack Rider long sleeve. Wow! XL siya. Ayan. You know. At ang grand prize natin para sa raffle natin na to ay isang, tama amigo, isang Evo helmet. Ayos ba yun? Paano nga ba makakasali dito sa ating pag-giveaway raffle? Makinig kang mabuti ha, kailangan kompleto to. Unang step, syempre matik na yan. Dapat nakasubscribe ka dito sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung notification bell at select mo yung all. And then screen capture mo. So ang pangalawa nating step, i-share mo tong video na to sa iyong Facebook account. Make sure na naka-public. And lagyan mo ng hashtag MackRiderTheVHunter. At itag mo na rin yung tatlo mong friends para alam nila at makasali rin sila sa raffle natin na to. Screen capture mo ulit. At ito naman yung pangatlong step. Mag-like and follow ka sa aking Facebook page. Screen capture mo rin. So may tatlong screen cap picture ka na amigo, di ba? Tama? Sa Facebook page ko ay magpo-post ako. Doon mo i-comment yung tatlong picture mo na yan. Nasundan ba mga amigo? Paano nyo naman malalaman kung sinong mananalo dito sa aking pag-giveaway raffle? Sa December 9, mismong birthday ko, ay magla-live ako sa aking Facebook page. Doon natin ira-raffle kung sinong mananalo. Kaya markahan mo na yung kalendaryo mo, amigo. Sa December 9, sa ganap na alas 7 ng gabi, ay ira-raffle na natin to. Excited na ba kayo? Excited na rin ako. Let's go! So yun, amigo. Napakasimple lang ng step, di ba? Ito ay bahagi lang ng aking taus-pusong pasasalamat bilang nandyan ka pa rin at solidong sumusuporta sa akin. Again, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. At pindutin mo na yung notification bell. Select mo yung all para lagi kang updated sa mga ganap natin dito, amigo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ride safe and Godspeed always, amigo. Adios! Peace!